ito na ang ating steps sa pagluto ng ating galunggong na hindi tumatalsik masyado ang mantika sa ating face. Ang unang-unang gagawin natin guys, see to it, ang ating kawali ay dry. Hindi siya nagtutubig. Dapat dry na dry siya. Ayan guys, oh. Dapat dry na dry siya bago tayo maglagay ng mantika. Kita niya guys, dry siya, di ba? So, maglalagay na tayo ng ating mantika. Natural, hindi yan magtatalsik guys. Kasi dry. Tingnan mo, kahit maglalagay tayo ng mantika. Ayan. Lagay tayo ng mantika. Tapos, painitin natin siya. Nasa, ano, yung init niya guys, oh. Ayan. Hayaan natin muna uminit. Siguro mga ilang seconds para mapainit siya, para mabilis natin maprito ang ating galunggong. Yan, mararamdaman mo guys, pag halimbawa, yung oil niya, nagkakaroon siya ng parang, ano, alam mo yung bubbles, ibig sabihin, mainit na siya. Saka tayo, maglelesen ng fire, para hindi siya masunog. Para pag nag-cook tayo, matik siya na, may pagka golden brown, alam mo yun. Pero may iba din na gusto medyo, parang sunog-sunog konti. Yung parang, ang tawag nito, crispy. Ayan. Ayan guys, malalaman natin. Ayan. Diba guys, oh? Ayan, naririnig na kayong sound sa mantika natin. So, ang gagawin natin, before natin ilagay ang ating isda, eto ang technique guys. Always, ha? Always ang ating technique. Maglalagay tayo ng salt. Salt guys. Kaya hindi ako maglalagay ng masyadong salt sa isda eh. Kasi maglalagay ako ng salt sa mantika. Ito ang technique na hindi siya magtalsik. Ayan, maglagay tayo ng potay ng salt. Diba, may salt na. So, ikot lang natin. Ayan. Step by step tayo. Ikot lang natin. Ayan, nag-init na. Hindi yan magtatalsik guys. At ating isda. Kahit anong isda. Basta wag lang natin pareha, lagi tayo naglalagay ng ano, tawag nito. Yung maraming asin. O, next step na natin, since may isda na at may oil, yung oil natin ay meron ng asin, maglalagay na tayo ng ating dry din na galunggong. Na malinis na malinis. Yan. So guys, yan natin ito dyan guys. Hanggang sa tuluyan siya mag-ano, mag-maluto. Ayan, di ba guys? Hindi siya tumatalsik. Usually, ang dami. Mga friends ko din. Nagtatalsikan ba yung mga isda nila? Pag piniprito. Tinuruan ko rin sila ng technique pa paano. Guys, ang bango-bango ng ating luto. Ikot-ikot lang natin. Yeah, wala yung ano guys. Walang talsik-talsik yan. Try nyo to guys ha. Tapos even pa yung pagluto natin. Alam nyo kung bakit? May even siya. Gawa ng salt sa ating ano, sa ating oil. Yan. Hayaan lang natin siya guys. Ganyan. Dapat takot na takot talaga ako guys. Sa totoo lang. I hate talaga na magprito. Kasi lagi na lang tatalsik sa mukha, tatalsik sa katawan. Alam niyo yun, talaga yung mga mata guys, pag tumalsik, ang sakit. Namumula ka talaga sa, ano, sa paso. Kaya yan, natutunan ko yan sa aking nanay. Na talagang tinandaan ko yan guys, na ganun pala sa'yo pag nagpiprito ka. Ayan, mamaya-maya ng konti, ibabaligtad na natin ang ating isda. Ngayon guys, oh, wala, walang talsik-talsik yan. So, yung mga beginner ba na nagluluto ng ano, ng mga isda, ganun lang, always yung step natin na drying pan,
Tapos, bago maglagay ng oil, ayan, sundin natin yun. Tapos, yung oil naman, lagyan natin ng salt. Tapos, yung fish, dapat hindi siya nag-ice. Dapat nakatulog siya before natin siya i-fry. Ayan siya, guys. O, cover natin muna, guys, para medyo man. Ano siya, no? Madali na siya maluto. Pinakita ko lang sa inyo, guys, kung ano, paano. At huwag yung masyadong ginabaligtad o hinahawak-hawakan. Ayan, no? Madali lang siya, guys, kasi may salt. Hindi siya dinidikit. Kahit hindi ano yung ano mo. Kahit hindi non-stick yung pan mo. Kahit limang pan. Basta meron kang ano, meron salt yung oil mo. Makit yun, guys. Yan, may natutunan ko sa ating munting pagluluto, guys. Na hindi masyado magiging ano, magiging ano yun? Yung para bang problema ha, yung pagkiprito. Diba? Yan. Ayan, guys. Pwede na natin baligtarin, no? Oh, nakikita ko na yung sa side niya. May pagka-brown na. Check natin kung didikit siya sa ano ha? Dito non-stick, guys, ha? Ayan, guys, oh. Diba? Ang bilis. Ayan, gusto nila ganyan ng prito. Masarap to. Ayan, nababaligtad ko na siya agad. Baligtad natin itong isa. Yan ang sinasabi ko, guys, pag gumamit ka ng ano, ng may, oh, yung ano, yung may asin. Ayan, guys. Diba? Bilis. Ayan, mabilis na lang to. Hinaan natin na ang apoy. Mabilis na lang to, guys. Ayan. Mga, ano, mga beginner. Dati takot na takot talaga ako pag prito ng pag-uusapan, guys. Ayan, no? Ang ganda, no? Kahit hindi siya, ang ginamit ko hindi ano ha, hindi siya non-stick na pan. Pero sa tulong ng salt, ang galing. Ayan. Ganito gawin nyo, guys. O, tapos mapapabilis yung luto nyo. Hindi na kayo mag-aamin. Ang iba kasi, lalo na pag hindi non-stick, nasubukan ko yan, guys, yung wala ang salt na ginagamit. Ala, ang hirap ibaligtad, dumidikit sa pan. Sabi ko, ah, paano kaya ginagawa ng iba? Ayun, sinabi ng aking mother. Anak, itry mo lagyan ng salt ang oil. Tama si mother ko. Ayan. Tapos, wala kang fear na magtatalsikan lahat ang niluto mo. Ganyan lang ang gawin natin, guys. Sa, kahit hindi galunggong, kahit anong klaseng isda. Yan, malapit na rin ito maano. Konting ano na lang. Yan, ang ganda, diba? Ang ganda, guys, oh. Tapos, matching with ano lang, pag gumawa ka ng ano, yung sausawa na may kamatis, sibuyas, yun. Tapos, may konting toyo, may kalamansi, ay, naku, may sili ka, wow. Patok na ang ating luto. Yan, oh, hindi siya dumidikit. Ayan, oh. Tatatanggal ko na siya. Ayan, pwede natin tanggalin ito. Lagay na natin sa isang lagayan, guys. Kasi medyo marami-rami pa tayo iluluto. Yan ang sinasabi ko, guys. Magang kahirap-hirap. Pusa siya na, ano, pusa siya na tatanggal. Ayan. Ayan, guys. Dito na ang ating last batch. Ayan, oh. Tanggal siya agad, diba? Lagay na natin dito sa ating lagayan. Para ready to eat na tayo, guys. Ano, hindi siya mahirap tanggalin. Diba? Konting ano lang. Walang kahirap-hirap. Yan ang ating last batch ng ating pagluluto. Ayan, ito na ating naluto, guys. Oh, diba? Ayan na ang ating last batch. Tapos, dayatan lang natin yan ng kamatis. Kamatis, sibuyas. Kung may kalamansi, tigaan ng kalamansi, guys. Sold na sold. Ayan, hindi siya kikotok, oh.
Yan guys, ha, may munti na ako. May munti na kayo natutunan sa ating pagluluto na walang talsik ng mantika habang nagtitrito ng isda. Ayan guys. Ganun lang natin para madali siyang maluto. Isot lang natin yung oil. Okay, mamaya pakita natin ang ating finished product, guys. Antayin natin muna maluto itong last batch na natin. Ayan, guys. Ito ng ating finished product ng ating crispy galunggong. Ito, guys. Naglagay ako ng ating kamatis. Pwede din natin gamitin na lagyan ng toyo, suka, or whatever. O kung gusto mo kalamansi, sili. May iba naman gusto, ano lang, yung garlic, ano lang, chili garlic. Ito homemade ko. Yan, kahinandangan natin dyan. Ang mga bata naman gusto lang ng sweet chili sauce. Alam mo to, yung Jupran style. Ang sarap din ito sa, ano, sa fried na crispy galunggo. Pwede din ang iba naman sa amin, kailangan din nila ng hot sauce. Depende guys kung anong trip namin dito sa bahay, paano kainin ang ating crispy fried galunggong. Ayan siya guys. Natatakam na ako, parang bet ko siya. May ano ako, meron akong kamatis. Tapos lagyan ko lang ng konting garlic, ano, chili sauce. Tapos yung iba naman, bet ko din itong sweet chili. Yan, depende guys kung paano natin kainingan ang ating fried na galunggong. Crispy siya, crispy. Yan guys, natutunan nyo na ha kung paano magluto ng prito na walang katalsik-talsik ang ating mantika. Yun lang ang pinaka the best way guys na gagawin natin. Isundan lang natin step by step yung tinuro ko sa inyo. Ba-enjoy nyo na kung paano magprito. Lalo na yung mga nahihiti na magprito. Ayaw nila sa mantika kasi tumapalsikan sila. Try nyo to guys. Effective. Ayan. Okay guys, siguro pwede na tayong kumain habang mainit pang ating fried na crispy galunggong natin. Yung matching mga sauces meron tayo. Ayan guys, I hope you enjoy my vlog. Thank you guys for watching all my videos. Thank you for all the support. Samahan niyo ako guys, kumain na tayo ng ating vlog. Bye guys! Thank you!